Ito, may Honda Civic na 2009. Ang sabi nung may-ari, nanginginig daw yung ano, yung makina. Nanginginig yung makina nung Honda. Ayan, tingnan natin kung anong problema. Ayan po yan, oh. Honda Civic 2009. Ayan, tingnan po natin sa loob kung ilang RPM. Ayan, ito guys, oh. Yung RPM niya halos nasa 800 lang. Hindi ko siya gumagalaw. Ngayon, pag nag-automatic siya ng aircon, ganun pa rin. Dapat daw niyan, pag nag-automatic, bababa siya ng 800. Tapos, pag nag-aircon siya, ayun, no? Kahit hanggang doon siya lang siya sa ano, sa 1,000. Kaya pag nag-aircon, medyo kinakapos na yung makina. Ayan. Kaya lang, yan kanina, oh, tumaas. Tumaas yung RPM niya. Pero bumagsak, oh, yan, nag-aircon na naman niya, naka-engage na naman siya. Ayan, halos bumababa pa siya ng ano, 700. O, kaya nagtataka yung may-ari, bakit daw nanginginig? Kaya pala, ayan. Malamang ang problema po nito, servo. Ayan, automatic po yan, automatic. Nag-automatic yung aircon. O, ayan, o. Nag-engage na. O. Nag-aircon na ho siya, pero hindi gumalaw. Talagang ngayon po, maramdam mo sa loob yung, ano, yung nginig sa manibela. Ayan po, o. Nag-automatic. Nandun po siya ang gauge, yung gauge niya, o. Kaya namumonitor ko yan. Dahil yun, nilawit ko yung gauge. Ayan. Naging gauge na naman po yung aircon. O, pero yung RPM niya, hindi nagbabago. O. Ganito po ang problema pag talagang hindi gumagana yung servo niya. Doon sa pinaka-ano niya, kung sa gasolina ay yung pinaka-ordinaryong EFI niya po. Ayan. Ay, hindi ho gumagalaw, oh. Ayan, oh. Kasdan natin, oh. Ayan po, nag-automatic siya. Dapat ganun pa lang po, babagsak pa lang siya ng mga 800. Tapos pag nag-aircon po siya, tataas siya ng mga 1-2, tapos babalik po siya ng 1,000. Ayan. Ayan po, nag-aircon na naman, pero hindi po nagbago. Hindi po nagbago yung galaw niya. Kaya minsan po, pag medyo ganun ang nararamdaman natin, yun po ang sira niyan, nasa servo po. Minsan po, malimit niyan, lilinisin lang po yun. Kasi nagkakaroon din po ng carbon. Ayan. O, ayan po. Nasa 800 pa rin yung RPM niya. Yan pong tinuturo ko. Ayan. Ngayon, pag ginasan ko po yan, ayan po, tataas. O, ayan. O, dapat po, pag naka-aircon, ayan, mga 1,000, 1,000, ganun. Ayan po, inapakan ko ng kaunti. Ayan.
Pinakamataas po niya mga 1-2 pero hanggang 1,000 lang. Para hindi mo manginginig ang makina, yan, ramdaman natin nanginginig. Yan, nasa, ano po, nasa 1,000. Ah, gagawin ko pong 1-2. Ayan po, nasa... Ayan, mga 1-2 po yan, ganyan. Yan, medyo matining na po yung ano ng manibela. Hindi na po nanginginig. Pag naka-encounter po ka ng mga ganitong ano po, mga ganitong problema, ayan po yan. Palinis po natin yung servo natin sa mekaniko. Laki po ng pagbabago niyan. Hindi na po manginginig yung makina. Yan, titingnan po natin yung karga ng aircon, yung sa gauge niya, para ma-monitor din natin kung tama lang yung karga. Ayan guys, tingnan natin sa labas. Ayan. Ayan po. Oh, ang karga niya po lang ay 25 lang ang karga. Tapos sa eyesight, ayan, nag-automatic na naman po. Salita. Ayan po. Oh, naging gauge na naman po yung aircon niya. Ito po yung high side. Pinakagaling po to sa hotline. Itong pula na to. Oh. Ayan, nag-automatic po. Ito pong pinaka-blue na to, ito po yung malamig sa low side. Ayan, nag-automatic po siya. Oh. Ayan po, nag-engage siya. Oh. Ang karga niya po lang eh, alos 25 lang po. Para sa makina po, talagang tama lang po yung karga, hindi hirap na hirap yung makina. Kaya lang, problema nga po, yung servo niya hindi gumagana. Ayan po, automatic po yan. Ayan po. Pag nag-aircon siya, ayan, bumababa po yan. Tapos ito naman, tumataas. Ayan, sa side niya, ayan. Wala pa pong 200 yung karga. Ayan, automatic na naman. Inampuli natin dun sa loob. Ayan, pag nag-automatic po. Ayan, automatic siya. Ayan po, ramdam natin, oh. Nanginginig. Ayan po, oh, nanginginig. Oh, at ito po, oh. Nanginginig po siya, oh. Ayan, balik po tayo dun sa loob. Ayan po, balik tayo dito sa loob. Ayan po. Abnormal po yung ano, RPM niya. Kaya ito po, pag ganyan, medyo huwag po kayo magtataka. Pag halimbawa, nararamdaman nyo pong nanginginig yung RPM nyo, pacheck po natin yung servo. Ayan po, tumaas siya, oh. Ayan, ganyan, tumaas. Ayan, bumagsak. Dapat po, pag naka-aircon siya, permis po yan doon sa ano, taas na wala yan, ganyan, inapakan ko po yan. Ayan, dapat po. Ayan, mga ganyan po, mga ganyan. Mga ganyan dapat ang ano niya, yung pinakakamay niya. Ayan, ganun. O, ayan po, bagsak siya. O, ayun. Naka-aircon po yan. Ito pong ano nito, servo po. Linisin po yung servo. Parang yung mga butas niya po, natatakpan na po ng carbon. Ayan po, tinan mo. Ayan po. O, ayan. Naka-aircon po yan. Pati dito po sa manibela eh. O. Ayan po, mano natin. Ayan po, salamin, no? Nanginginig po yung salamin. O. Ayan.
Ayan. Oh. Oh, ayan po. Dapat po, pag halimbawa ganun nga, yan po mga ganyan. Ano natin ng mga wanto. Oh, ayan po ganyan. Oh. Wanto. Ito pong salamin, wala pong vibrate yan. Ayan o. Oh. Yun. Ayan po, pag mga ganyan pong RPM o, ayan, wala pong inig. Hindi po siya nagbabibrate. Okay, alam pag, ayan po, ayan, binitawan ko po yan. Binitawan ko po yung accelerator. Ayan po, automatic siya, automatic. Oh, ayan po. Nag-aircon po 'yan, pero hindi po tumaas. Pag nandito po tayo kasi sa loob, ramdam na ramdam po natin yung ano, yung vibration niya. Pati po dito sa paa natin, ramdam natin yung nginig ng makina. Ganun po yung hindi gumagana yung sa ganitong mga modelo, Honda Civic na 2009. Yan po. Hindi gumagana yung servo, 'yun lakas po yung nginig niya. Ayan. Ayan, inapakan ko po yan. Ah. Ayan po. Sana po may matutunan po kayong aral dito. Paki-like naman po. At share. Paki-pindot na lang po yung bolbete button. At saka subscribe na lang po sa channel ko, Rocky Royce. Maraming salamat po. Pwede po kayo mag-comment dito. Yan, thank you po. Salamat. Ito po yung ano niya, harap niya. Ayan, yan po yun.